lahat. Ang Panginoon na kilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Kanya ang langit at lupa, ninikanya ang araw at buwan, ninikanya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, tunghil ang kanyang ngalan. Ang lahat ng ninikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon na kilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Tayo nagkakatipon sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid, ating ngayong ihanda ang ating sarili para sa ating banal na misa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Bering Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, at ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuro-kuro. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mong hangaring magkaasawa. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga ay mag-asawa, hindi siya nagkakasala. Ngunit magdarana sila ng mga kahirapan sa buhay na ito, at yan ang ibig kong maiwasan ninyo. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon. Kaya't mula ngayon, ang may asawa'y mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak. Ang mga namimili na parang walang ari-arian.
at ang mga nagtatamasa sa sanlibutang ito na parang di nila ito alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay sa digdig na ito'y mapaparam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak ng hari, makain ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. O kabiyak ng hari, nang ang payo ko'y ulinigin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda. Sinulid na gintong-ginto ang niyaring damit niya. Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta. Haharap sa haring yaong, mga abay ay kasama. O kabiyak ng hari, nahuy na ang payo kong ulinigin. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak. Na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang iyong supling sa daigdig maghahari, kapalit ng ninuno mo sa sinundang mga lahi. O kabiyak ng hari, nakuin ang payo ko'y ulinigin. Magsitayo na pong lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalang, gantimpala ninyong tanan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao. At pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon sapagkat nagtatamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating ebanghelyo ay tunay ngang magandang balita para sa atin. Mapalad kayo, kung baga sa pagitan ng mga taong walang inaasahan, kundi ang Panginoon, tunay na sila
ay mapalad. Kumpara sa mga taong meron na sila na material na bagay at wala sa kanila ang kumbaga pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Tanong, sino ba ang may likha ng langit at lupa? Ang Diyos. Sino ba ang may likha ng lahat ng bagay na mabuti? Ang Diyos. So, mapalad ang tao na umaasa sa kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Dahil ang material na bagay ay pahiram lamang sa atin, hindi para sa atin sarili lamang, kundi gamitin ito para ibahagi din sa kapwa. Kapag umasa ang isang tao sa kanyang kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, bandang huli, kapos. Wala. Sinasabi na kapag may taong may kaya, ayaw niyang magbahagi, sasabihin niya, ay hindi, para sa pagkakasakit ko ito. Ah, ganun. Adi magkakasakit nga, para ang kanyang kayamanan, para sa kanyang pagkakasakit. Pero, ano ba ang tunay na kayamanan? Yung tao na patuloy na nagbabahagi ng kanyang sarili at ng kanyang ari-arian. Para siyang balon na habang nagbibigay ng tubig, lalong tumatamis at lumalalim ang balon na ito. Ang kanyang buhay ay puno ng kumbaga kahalagahan sa kanyang kapwa. Paano tayo makakakain kapag ang kapitbahay natin ay wala man lang pagkain? Gaganahan ba tayo? Sa karangyaan, sobra-sobra ang pagkain, magiging masaya ba tayo? Pero kapag alam natin kung paano ang magbahagi para sa kapwa, mararamdaman natin masarap ang pagkain kasi pinagbabahag-bahaginan natin. Di po ba, kapag may dumating na bisita sa ating tahanan, eksakto lang. Pero kapag merong dalawa o isa, pero bakit nagkakasya? At maganda pa ang kwentuhan. Kung baga, makikita natin dito yung kahalagahan ng pagbabahagi. So nangangahulugan na kapag tayo ay umaasa sa Diyos na pinagmula ng lahat ng biyaya, napakapalad natin. Napakapalad natin. Sabihin po natin, kapag ang isang tao naman ay umasa lamang sa kanyang kayamanan, tunay na siya ay aba, kawawa. Dahil bandang huli, makikita niya na ang kanyang kayamanan ay hindi kayang magbigay ng tunay na seguridad sa kanya. Sino ang may akda ng buhay? Ang Diyos. Sino ang pinagmula ng lahat ng biyaya? Ang Diyos. Nangangahulugan, kailangan natin ibigay ang ating mga alalahanin sa Panginoong Diyos. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Madalas nga po, kapag may konti tayong pera, di natin alam saan ilalagay, hindi tayo makatulog. Ay, baka mawala. Paano pa kaya pag dumami yun? Paano natin aalagaan? So mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon nagpapaalala ng kabutihan at ng paggabay ng Diyos sa atin. Binibigyan tayo ng pagpapaalala ang Diyos, ang tunay na pinagmulan ng lahat ng biyaya. Sa Kanya tayo umasa. At ang kayamanan na Kanyang bigay, pahiram lamang sa atin, kapag ito ang ating inasahan, magiging kaawa-awa tayo. Kaya naman, ang buhay ay punong-puno ng kabutihan, punong-puno ng kahulugan kapag atin itong patuloy na ibinabahagi sa ating kapwa. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mayaman man o mahirap,
tayong lahat ay sama-samang tinatawag ng Diyos bilang kanyang mga anak ng kaharian. Manalangin tayo sa Ama ng may tunay na puso. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang simbahan dumaranas ng pag-uusig, naway patuloy na kumapit sa pananampalataya at tipunin ang lahat sa pagkakaisa. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga dukha at mga nagugutom, naway tumanggap ng kanilang kabusugan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod ng ating mga pinuno. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga sumasampalatayang inuusig, iniinsulto, kinamumuhian at inaabuso, naway magbunyi sa kasiyahan ng kaharian ng naghihintay sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway makadama ng kasiguruhan sa pamamagitan ng ating pag-ibig at pag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng makapala, lingapin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng habag ng Panginoon sa tulong ng ating mga panalangin. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga hinaing, naway ipahayag ng aming buhay ang kaligayahang inihanda mong maging amin, sapagkat ikaw ang aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muli hahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat na puso. Manalangin okay. Kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkalub mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minarapat na aming mayaalay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahaing ngayoy ipinagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunayong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal mga kulob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad
at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Ay sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidlapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Bering Maria ni Nanang Diyos, ng kabiyak niyang puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga madal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, papapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Papalat ang umiibig sa buhay na Aba. Sila'y makakasama sa langit ng Ama. Mapapalat ang nabibus ang Diyos ang siyang alin. Ikaya at iwanak ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nakakalaga ng 25 pesos at ang malilikom ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa amin sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ipinuo
ka namin. Aral mo ang aming buhay at tagtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Diyos mong inamatayan ay sa isag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwan natin ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwan natin ka namin.